panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, bubulan, aaraw. Hindi alam na ano na ito isa pwedeng maging pagkain. Two, one or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign niyan eh, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Pag-aalaga natin, pag-uusap ang pumatay ang mga negosyong pangkabataan. Mag-agree na tayo! Magandang araw, ako po si Amy Buiko. At ito po ang mag-agree na tayo. Kasama ko po ngayong araw si Doc Sosi De Leon at si Casendo o Rosendo So, chairman ng SINAG, Samahan ng Industriya at Agrikultura. Casendo! Yeah! Doc Sosi! Magandang araw sa lahat! Magandang araw sa iyo, Amy. Magandang araw sa iyo, Manong Sendo. Kahapon po, nabitin tayo sa usapan kambing. Oo nga. Tuloy natin ngayon. Tuloy natin ang topic ng kambing. Oo, syempre. Paano natin i-market yan? Oo. Na-excite ako dok eh. Kasi ang haba ng usapan natin, kailangan mabenta na natin to. Oo nga. Ang natin natin walang problema sa ano, marketing. Opo, kailangan malaman din natin yan. Siyempre, kung ikaw magne-negosyo, paano mo ba ibebenta ang produkto mo? Mainam alam po. Alam mo, Sendong, sa Pangasinan, walang problema eh. Kasi lahat ng Ilocano, lahat ng Kumakain. Sa... Ang tarlak palagay ko eh. Talagang goat eater kayo. Yeah. Goat buster kayo eh. Goat buster. Bakit kaya? Any guess kung bakit ang nasa north ng Luzon ay more on goat? Siyempre, accepted talaga. Bakit ganun? Eh, siguro, mainit, magmahal yung mga taga-norte. Kaya, dapat yung kinakain, mainit din, di ba? Parang Valentine's Day yan na. Hindi All Saints Day, ha? Hindi! Buti hindi nauubos sa... Manong Sendo, buti hindi nauubos ang kambing dyan sa northern part of Luzon. Talagang malakas kayong sumi. Kahit pumunta ka ng Baguio on the way, makita mo, kambingan, hindi ba? Alam mo, yung pumunta ka sa field ngayon, dun sa mga taniman, hindi na yung baka o... kalabaw ang nakikita natin eh. Ang nakikita natin, kambing. Kambing. No? Yun ang dinadala ng ano, ng mga may alagang kambing doon sa area ng Palayan kung tapos na yung harvest. So nakikita natin na talagang massive yung kambing doon sa mga field ngayon compared doon sa yung kalabaw mabibilang mo eh. Pero yung kambing. Kaya nga, 'di ba? Ang kambingan, grabe. Kasi sabi nyo nga dok eh, kahit ano kinakain ng kambing, pero yun yung dapat nating ingatan. Kasi, syempre, ang dami nga nating na-discuss ng mga sakit ng mga nakaraang araw na pwede nilang makuha. At sabi nga ni Dr. George, sensitive ang ating mga alagang kambing. Natuwa ako, dok, nung pinaliwanag niya na yung sa ano, goat house. Okay. Ngayon ko lang po nalaman na hindi pala pwede dun sa concrete. Ngayon ko lang din po nalaman na hindi, ano pala siya, yung talagang hindi siya pwede yung naka-close. Kailangan pala well-ventilated para mas maganda ang pagpapalaki ng ating mga alagang kambing. Yun yung mga akala mo, alam mo na, pero hindi pala, di ba? Tama, at maganda't na naimbitahan uli natin. At napaunlakan na naman tayo ni Dean. Si Dr. George tungkol diyan ano. Siguro ituloy na natin para masagad natin ang kaalaman na nabibigay ni Dr. George. Sige po. Yan po sa pagbabalik po yan nang mag-agree na tayo.
nagbabalik po ang mag-agree na tayo. Kanina na pag-usapan po namin, makakasama po natin ulit si Doc George. Ito po ang ating part 3 sa series ng ating Usapang Kambing. Ayan, Doc George Villamil, welcome po sa aming show muli. Ayan, nakasama namin kayo. Maraming salamat po. Salamat, Doc. At alam kong busy kayo, pero nandito kayo para tumulong sa ating mga magsasaka about goat racing. Salamat. Yeah, lalo rito sa amin, Doc, dito sa North, kailangan ka talaga. Kasi ang daming nag-aalaga dito sa North ng goat. Totoo po yan. Doc, ito, mabilis ng tanong kasi napag-usapan na natin kung paano yung nag-overview na tayo. Napag-usapan na natin yung mga resa-resa, ano yung mga kailangan. Napag-usapan na natin yung housing, yung breeding. Ngayon, bentahan na tayo, Doc. Doc, magkano ba ang kambing ngayon? From what I know, dito sa amin sa Magalang and my conversation with traders, yung farm gate price is at the range ng 158 excuse me to 180, depende sa klase ng goat na binibili nila. But the thing is, nangyayari dito, well, I'm talking of the my area dito sa Pampanga and some parts of Tarlac at saka yung nakakasalamuha ko. It raised from, yun nga, 158 to 180, 190, ganun. Dito sa area ko, yung goat marketing undergoes, I think, about 5 chains ba? Yung producer, yung livestock trader, yung mga middleman, yung butcher, yung mga specialty restaurants, and then lastly yung consumer. So yung mga 5 chains nila. 5 chains, I mean, ng marketing ng kambing. However, may mga, maraming mga goat racers that are also engaged in selling their goats directly to consumers. At yun, ito yung mga buhay, Doc, buhay na kambing. Yes, buhay as well as yung slaughtered na, slaughtered meat goats. Before the pandemic, kapag dito sa province namin, pagka panahon ng Kapaskuhan at saka summer wherein ang daming mga OFWs na nagbabakasyon, kikita mo yung mga tricycle na may nakasabit. Yung natagdating parang kolong-kolong, may mga nakasabit na kambing, hindi ni-deliver sa mga bahay ng mga OFWs. Okay? So, nasa pagkakit, I mean, in my own thinking, palagi ko that helps the economy kasi parang nakikita very robust yung marketing ng kambing. Nowadays, however, well, just like in the other sectors ng economy, medyo parang nag-slow down sila. Bumagal. Although, makikita mo pa rin, especially dito sa lugar ko wherein there are plenty of, especially sa bayan ng Magalang kasi, ando doon yung regional training center ng PNP, wherein karami sa kanila ay from the north, mga Ilocano, mga Pangasinense, okay? Na nakapag-asawa ng mga taga-Magalang, Kapampangan. Eh, sa assessment ko nga lang eh, mas malakas pang kumain ngayon ng kambing, karin ng kambing, ang mga Kapampangan. At yan ay isang indikasyon na kikita ko na ang ganda ng marketing at ng goat-based marketing na economy natin. Kagaya ng manok, yung kambing, parang walang naaksay eh. Opo. Di ba? Sa mga parte niya. Gatas, tapos. Oo. Doc, ano ba ginagawa dun sa mga horn? Oo, yung mga sungay. Anong, may silbi ba yun pagkatapos makatay? Yung
minsan may nakita ako na namimili, pupunta sa mga slaughterhouse, namumulekta ng horn ng kalabaw, horn ng kambing, tapos tinanong ko kung anong ginagawa nila. Ito po ay parang tinutunom nila tapos nagiging part ng ginagawa nila. Tawag nito, yung rugby o yung gelatin. Ah, okay. Gelatin? Yun. Ah, pampa dikit po? Tama ba yes. ako? Pandikit? Yes. Yan? Oo. Ginagamit nila. But it undergoes one extreme heating ba para matunaw. Tapos, but hindi lang, hindi yung purong ginagamit nila. Meron silang inihalo mga chemicals. Hindi ko lang alam. Okay? So, gaya nga ng manok, wala na sa saya. Ang manok, yung balahibo eh, ginagawang Peter Mill eh. Diba? Mm-hmm. Diba, Doc Sosie? Yes, yes. Ginagamit sa pakain. Kain yes. ng manok. Eh, ganun din. Palagi pati yung mga hoof. Kasi pag inislaughter ang kambing, binabot sa may tatupit yung mga paa, naalis yung pan eh. Yung hoof. Apo. Hooves. So, palagi kasama yon. Kasi dito sa may, alam nito, sa Angeles City, mayroong taga Kapas Tarlac na may karindire doon. Kung yung kambingan. Doon halos pumupunta yung mga, kung eh, yung mga nag-o-order ng meat, manang excuse me, slaughter goat. So, halos walang tatapon sa tingin ko. Sa ilang bituka. Doc, sinasabi yes, mo parang walang tapon, ano ha? Pero, di ba pag nagkatay, may mawawala niyan eh. Anong shrinkage percent niya? Let's say, in the first place, ilang kilo ba yung slaughter weight? At pag dinrest mo, anong magiging timbang niya? At saka yung nagkakatay, nagkakayas, tinatawag doon, supplete ba? Pagkano naman ang bayad doon? Okay. Ang dressing percentage, average dressing percentage ng goats is at the range ng 40 to 45%. Yung kwan. So basically, parang yun lang makukuha mo. But then, kwan eh, hindi ito kagaya ng manok dahil yung balat, eh part yun ng pagkakadress ng kambing eh. Di ba ginagawang kilawin yan? Kilawin. Kilawin ba? Diba? Kilawin. In fact, pati yung ulo eh, tanggalin lang yung horn, eh kasama doon sa dress kwan eh. Kaya it may go as high as 45 to 48%. Correct me if I'm wrong, but yun ang base ng estimate ko pagka ako ay pagkikisalamuha sa mga gold traders. So yun ang makukuha nila. Now, yung tanong mo, sir, ng magkano binabayad sa mga trabahador? Well, pag ito ay kinatay sa slaughterhouse ng munisipyo or ng city, they may pinapalo silang mga payment rate. Okay, na binabayad ng mga slaughter or kung sila ay empleyado ng munisipyo or ng city LGU, eh they are paid sa rated scale ng salary nila. I'm not really very confident to say kung magkano yung pinagbabayad nila. May instances na kagaya sa mga baboy na inislaughter sa mga slaughterhouses, merong certain part ng kambing na kinukuha itong mga nag-slaughter. Okay? Ang husay nila, tatalim kasi ng kanilang mga knives, butchering knives. At kung mag-slaughter sila, halimbawa ng 10, eh, makakakolekto sila ng, I would say, 1 kilo ng parts sa balat, yung inibiserate nila. Or yung iba naman, sa bituka, you know. Wala pa akong nakitang documented effort kung magkano talaga yung pan. Well, you can share, I would appreciate kung i-share mo sa akin if you're in knowledge about yung payments sa mga nagkakatay ng mga kambing. Kasi dito sa North, no, nakikita po, no, yung mga
slaughter parang ginagawa doon sa minsan sa tabi ng kalsada may nagbebenta eh. So I think sa bahay yata in-slaughter yan, no? Yung pagkain pala, yung pagkain, yung ulo, yung sinampalukan, di ba? Yes. Yun, sarap yun. No. So, wala no. Lahat yun. Inaano, pati yung bata, di ba? Kilakain yun. Yung tenga, yung ano, yun. Very popular yun dito. Tapos yung intestine naman, eh, yung kiniktot. Kiniktot. Hindi yung tinatakot yung ano, ah, yung kambing. Hindi, ito is yung intestine naman. Ah, na, okay po. Na yung iba ginagawang itong kiniktot. Meron ito sa part of, hindi lahat gumagawa niyan eh. I think sa Pozorobio, nakita ko Pangasinan, no? Pero the rest of yung mga municipality rito, konting hindi masyadong gumagawa ng yung klaseng kiniktot na sinasabi natin. So marami talang recipe na pwedeng gawin ang kambing. Correct. Inutom mo lang kami kasendo. Amy, ikaw ba? ikaw ba, Amy? Sa kababaihan ba, accepted ang kumain ng kambing? At kung kumakain ka ng kambing, anong favorite mo, Amy? Ayan, Doc. Siguro naman accepted. Kasi yun sa, di ba sabi nyo, maanggo? Parang depende din dun sa nagluluto eh. Kasi dito sa Nabaysiha, hindi mo malalasahan yung anggo. Ganun sila. Kaya sa amin, mapababae, mapalalaki, mahilig kumain ng kambing. At kung anong putahe po yung gusto ko, kaldereta to. Kaldereta. Kaldereta. Kaldereta, yan tayo. Dapat pamasyal ka rito, Amy, at papakain ka kami sa iyo ng ano, pinapaitan. Yon, masarap din yon. Doc George, may tanong po ako. Yan naman yung mga gatas. Ano, magkano naman ang mga bentahan yan? Malaki din po ba kita dyan? Kasi syempre, pag nag-alaga tayo ng kambing, hindi lang naman natin ginagawang kinakarne. Katulad ng sabi mo kahapon, meron tayong para sa dairy. So yan, paano naman po natin yan minamarket? At saka magkano po? Kasi, Doc, so sinaalala mo sa baka, yung sa cattle natin, di ba? Kailangan madaling araw silang kukuha ng gatas. May oras eh. Ganon din po ba sa kambing? May oras din po ba ng paggagatas? Okay, I'll answer that by citing yung practices ng JSA Goat Farms Herona Tarlac. Yung milking routine nila is pattern after the milking routine ng baka, ng dairy cows. Okay. Meaning to say, kung twice a day milking. Twice a day. Okay, gagatasan nila ng 6 a.m. Tapos susunod naman nila, gagatasan ng 6 p.m. And in between, rest tsaka feeding. If I may cite also yung experience ng mga dairy goats sa Middle East countries that have seen, you know, they follow yung, kasi ang lalaking mga kandoon ng mga dairy goats, especially sa Anit, tsaka ang Lunubian, tsaka yung ma-process nila, tsaka yung Toggenburgs. But twice a day milking, yung mga kambing na to, nagbibigay sila ng from 1.8 to 4 liters. Imagine that, 1.8 to 4 liters. But dito sa Pilipinas, yung mag-obserba ako sa JSJ Goat Farm, they give only a twice a day milking. They give only 1.8 to 2.5 liters per head. Lahat. Hindi nakakaabot na 4, ano? Hindi po. 4 na litro. Considering bakit po, bakit po Doc George? Bakit hindi natin kaya? Bakit? Okay. One reason po is yung climate, yung epekto ng climate natin, humid na mainit. Pangalawa po yung kanilang nutrition. They don't have a nutritionist na talagang who is responsible for the feed formulation. Malimpakay lang sa kanila na peer, yung mga forage legumes, tapos yung mga droplets, yung mga
yung mga minglings nang galing sa feed mill nila. Tingnan ko, tinanong ko yung kanilang pinaka foreman. Sabi, Doc, wala kaming sinusunod na kanya. Ito lang sabi na sa amin ni boss. Bawat isa ay yung concentrate grain mix. Tatanggap sila ng at least mga 2.2 pounds o magkano ilan yung sa kilo. More than a kilo. Yeah. 1 kilo is 2.2 pounds. Tama po ba yan? Okay. So yun lang binibigay sila. Whereas yung mga kambing na nakita ko sa Middle East, Juan, although 30 to 35% ng total ration nila ay grain concentrate, you know, they're fed on a 4%, 3 to 4% ng total body weight nila. Imagine that. They collect immediately ang kanila, wala rin dito sa Pilipinas, wala pa akong nakita ng storage facilities nila sa goats. Although yung isang pinaka successful na dairy goat farmer si Dr. Tagakonsyan Naga. Okay, siya actually nagpa-pioneer ng dairy goats, but still he's not getting 3.5 liters of milk twice a day. Okay? Immediately kinukulay, pinaprocess nila. Okay? Dok, putulin kita lang ha. Sinabi mo pinaprocess nila. Yung gatas meron bang direct lang after pasteurization, meron bang direct ang bumibili niyan, o pinaprocess ba sa cheese siya, or anong byproduct from cheese? Okay. By processing their milk product, what I mean to say is it undergoes pasteurization, okay, and then binabattle nila yan to be sold sa mga selected supermarkets. Sa Angeles City, sa Tarlac City, yung iba dinadala sa Makati. Okay? The rest, pinaprocess nila into cottage cheese. Okay. So, ano mga byproduct, Doc? Okay. Muna nila is fresh milk. Apa. Okay. Flavored milk, yung choco milk nila. They process this into cottage cheese. At pangapat, parang dessert type, I forgot ano tawag nila doon. Yogurt? May yogurt po ba? Yes, yes. Yung yogurt, yung flavored yogurt nila. So yung apat, yung pinakamabili doon, yung flavored yogurt at yung choco milk. Sa mga, particularly sa mga exclusive schools, high school or elementary or prep schools. Now, ang mayari ng goat farm ngayon, dairy farm, si Jeffrey Lim, who pioneered initially sa breeding and selling ng different imported breeds. So actually, naging president yun ng FGASPAPI, yung Federation of Goat and Sheep Raisers. Meron din siyang sheep. So he's well-versed now sa goat farming. So yun ang mga market nila. Pero pinakamalaking, I mean, yung mga malalaking nilang clients sa Metro Manila, St. Luke's and Makati Med, as far as I know. Kanina nila binibenta yon. Okay? Sa St. Luke, ito ay sineserve nila sa mga bata, sa mga pediatric patients, as well as old, yung mga senior citizen. Mm-mm. Tapos ganun din sa Makati Med. However, one of the reasons kaya ito isa sa mga pinakasikat na dairy goat project or dairy goat agribusiness is because of the support ng National Dairy Authority at saka ng FGASPAPI sa kanyang marketing. Yung mga minamarket na flavored milk, fresh milk, ang ito ng NDA ay galing sa kanya. So all the while, I thought na ang NDA ay nagpo-produce, nagpo-process ng goat's milk to sa kanilang mga operators. Well, yes, nagmamarket din sila, but mainly ang nagsusupply sa kanila yung JSJ Goat Farm. So yun sa mga marketing system, marketing mode ng kanilang
goat's milk product. They are also selling yung mga walk-in clients. Mm. All right. And then sa mga supermarket ng Tarlac, doon sila. Now, however, lately, itong pandemic, nung huli kong makausap si Jeffrey Lim. Ang ginawa niya is he has to dry lahat ng kanyang mga pregnant dairy goats. Stop muna siya kasi kaproblema siya ng marketing. But after the pandemic, I'm sure na mag-take up uli yung kanyang negosyo. He's a great inspiration sa mga smallhold o mga backyard dairy goat farmers. In fact, noong kasagsagan na mabenta ang kanyang goat's milk, meron siyang mga parang paiwi system kinukolekta ng mga tao niya on a daily basis. So, yun ang prospect. Now, talking of Dr. Isa cardiologist na nagkaroon ng interest sa dairy goats. Ang modus naman niya sa kanyang marketing, him being a cardiologist physician, ginagamit niya sa kanyang mga therapeutic initiative sa kanyang mga patient, yung goat's milk. So pag nagpa-check up ka sa kanya, sa mga prescription niya, goat's milk, fresh milk. And ang claim niya, maganda rin naman ng epekto sa kanyang mga cardiac patients. But again, there needs to be a research study para substantiate yung claim niya yun. Okay? So yun ang system ng bari. But the bulk of his milk, I think he's got about 300 to 500 dairy goats. Ang produce ng mga dairy goats na yun ay binibenta, dinidistribute din sa mga markets sa Naga City and nearby Bicol town, Bicol cities and nearby Bicol other provinces ng Bicol. Doc, matanong ko lang, ano, balik tayo dun. Kanina nabanggit mo na yung buhay 100 something. Kung naman yung mismong karkas na, magkano naman ang bentahan sa palengke? Yung goat's milk. Karne mismo, yes. Okay. Yung goat. At saka kung okay. Sheep naman, magkano naman? Ang sheep, para sa inyo, ang per kilogram niya na ibinibenta nila ng about 250 pesos per kilo. Goat's meat, yung prime goat's meat, yung 3 to 6 months old na mga graded, I think they ranges from 190 to 200. Mas mahal yung sheep goat. But that information was before the advent ng pandemic. So, nowadays, since na hindi ako makaspan, I can't get information. You know? But the best thing is... Kung Doc George, pinag-usapan natin yung karne. About yung laman loob naman, let's say from the esophagus hanggang sa lahat. Dahil lahat yan, sinabi mo, kinakain eh. Magkano yes. naman ang benta, no? Yung tawag doon ay visceral organs eh, di ba? Separate nilang, binibenta yung liver, pero yung lungs, esophagus, etc. hanggang sa kwan. Pag malinis na, well, binibenta nito ay yung hindi pa malinis saka malinis eh. Okay? Mm. Kasi may mga buyers, they would prefer doing the cleaning aspect themselves. Okay? Kasi nga, kukunin nila yung pampapait na nasa reticulum. Okay? Ang cost noon, if I'm not mistaken, would be at the range mga 200 plus po per kilo. Okay? Sa sheep, yung mga sanay na kumakain ng at nagluluto ng kambing, ina-underprice nila yung mga visceral, yung laman loob ng sheep. Kasi mas prepared nila yung laman loob ng kambing. So, ang bilin nila is about mga 180 something.
So mas mahal ang kuan ang entrails ng kambing kumpara sa sheep. Although ang karni ng sheep, yung mutton, sa lamb ay mas mahal sa meat ng kambing. Okay? But at the moment, I'll be honest with you, hindi ko alam yung current rate ngayon ng per kilogram ng goat's meat. Ang sheep is about 250 or so. Dok, gaano ko importante sa isang nagkakambing na meron siyang kooperatiba na kinakasamahan? Yung EBGAS PAPI, ito yung umbrella organization ng mga nagkakambingan eh. May makooperative sa Tarlac, sa Nueva Ecija din, Pangasinan Norte. Pero ang, as para sa inyo, yung pinaka-organized at pinaka-effective na kooperatiba ay yung mga kooperatiba sa Nueva Ecija. And that is because of the inputs, yung assistance ng Small Ruminant Center ng Central Luzon State University. Well, it's important na, malaki ang benepisyo ng mga goat farmers na member ng kooperatiba, marketing-wise. Okay? Technical support-wise. Kasi mga kooperatibang yan, through the Small Ruminant Center, CLSU, may mga vets sila at mga technicians who provide assistance, technical assistance sa mga goat raisers. The aspect ng production processing, product processing, sa forage farming, this is treatment, etc. So, importante na meron silang kooperatiba. Like, kagaya din sa mga baka, although labas ito sa discussion natin, we have created a very good and effective cooperative ng mga cattle raisers. Ito yung Tarlac Cattle Raisers Cooperative. And ang plano ng grupo namin is, gaya na sabi mo, Madam Mami, is also to organize a goat raisers cooperative. However, sa Tarlac, mangilan-ilan lang yung purely goat ang inaalaga nila. Goat, kalabaw, baka. Yun ang modus doon. Hindi lang kambing, hindi lang baka. For the reason na, sabi nila, mas maraming magiging source of income namin. At sa mga probinsya na may mga ruminant raisers, yung mga kambing, baka, at bukalo, ang Tarlac will be in a very ideal position na hindi sila namang problema ng source ng forages. Hindi kagaya sa Bulacan, sa Pampanga. Sa Tarlac kasi, malapit sila sa ano bang mountain range ito? That Caraballo mountain range ba? Ito, parte ng ulong namin ng Zambales at Pangasinan. May ang daming panyan. Sinurvey dati yan ng Bureau of Animal Industry at Department at ng NDA para malaman nila kung anong klaseng forages ang kakatanim dyan. Okay? Dok, yung ano pala, yung natanong ko kasi yung ano eh, yung sa kambing, yung milk niya, ginagawa rin na sabon? Yes. Sabon. I forgot to mention that. But ang JSJ farm at ibang goat farm, they tried to produce yung goat's milk-based na soap. Yung JSJ farm, they stopped because problema nila is marketing. Yung naman sa, si Dr. Lurin, I think that's his name, nung very successful goat raiser sa Naga. Oh, ibebenta niya yun sa kanyang, I don't know kung hospital yun o klinika. Okay? Na-distribute din niya for marketing sa mga supermarkets sa lugar nila. Okay? I had tried using yung goat's milk. I think it's good. Sabon din niya ito? Conscious... Sabon? Ha? Sabon din yes. Niya? Wow, kaya pala yes, ganyan sabon. Ang kilidok. Oo. Alam mo, mapabalik tayo, sa marketing. Amy, Zendo, at George. Pag mag-grocery kami,
yan, sa either SM or sa Landmark, no? Wala gaanong karkas o walang gaanong karne ng goat. Goat. Yeah. Oh, ewan ko sa isa inyo diyan sa northern part. Sa mga supermart ba diyan meron talaga? Wala eh. Ang ano po talaga dito, baboy, baka. Yan. Oh. Sa kuan, sa hypermarket SM Clark as well as SM Pampanga, kuan eh, kailan, wala naka-display. Pero you can place your order, tapos yung kanilang pinaka-manager doon sa hypermarket, kukontakin yung kuan and then babalikan mo. But you have to pay in advance. But generally, order siya. Order siya. You can try that. But generally, you can find that in meat shops. I mean, sa supermarket, sa meat section nila. Except yung fresh options. Are you aware sa fresh options? It's a meat shop. Yes, yeah. So, meron sila. Meron sila. Kaso, ang daling maubos. At ang halos mga bumibili ng mga yan, yung mga police, yung mga military. Yun yung mga gusto nila na meet, no? Pero di kaya yun yung nilihan din, Doc Sophie, kung bakit hindi po out dun sa market. Kasi madali ko wala. Maubos, ganun. Aha. Marami kasi ano eh. Maraming mga restaurant na along highway lang. Itong ano, MacArthur Highway, kung makikita nyo, no? Maraming mga nagbebenta ng goat, no? Dito nga sa lugar ko, ano eh, alam mo ba yung isang pwesto rito, nakakatay siya ng anim to pito na kambing sa araw. Ganong kalakas. Pagtitingnan mo, ano lang eh, simple lang yung lugar, pero ang lakas, no? Doon sa, ano naman, doon sa parting Poso Robio, yung sinasabi ko, talo lang siya, dalawang kambing lang ginagawa niya. Araw-araw. Araw-araw. Kaya pag pumunta ka ng alauna, ubus wala na, ubus na. Ubus na. Oo, ubus na. And talagang ganun ginagawa lang niya. Kung ubus na, wala na. Oo. Oo. Yung ano, yung balat ng ano, ng goat, paano ang bentahan ng balat ng ano, ng kambing? Usually, dito sa amin, yung balat ng kambing kasama ng entrails eh. So, halos, pero kuan, mataas ang presyo ng balat ng kambing. Especially pagka pwede mong ipa-chop sa kanila. Okay? But I'm not sure kung exactly how much. But halos kaparehas ng presyo ng kuan. Ng laman. Ng laman po. Laman. Bakit po? Sa pang tanong, Doc George, no? Nabanggit lang ni Amy yung tungkol sa balat. Wala bang, kasi maganda yung balat ng kambing, eh. Wala bang nagtataning yan? Na pan-display? Well, yung ibang goat racers po, pinapagawa nila na wall decor o kaya related sa art po. Pero basically po, eh, binibili yan as a food item eh. Mm-hmm. As a food item. Wala akong, except po sa kuan, sa party ng India, party ng Pakistan, and other Middle Eastern countries, na may mga little carpet made from goat's skin or pompo. Yung iba naman, nago leather bags, Yes. Shoes, etc. Yes. Pero dito sa Pilipinas, wala akong alam na gumagawa na ngayon, kundi puro pagkain po eh. I think, ano eh, Doc Sosi, yung food, mas mabibenta mo ng mahal eh. Kaysa yung... Ganon? Kaysa magpapataning ka, dapat siguro, maisip later on nyo na baka mas mahal, di ba? Pero ano eh, dito hindi masyadong ano talaga yung parang yung balat kasi ano eh, yun ang ginagawang kilawin eh dito. Yun yung masarap. Oh, yun ang ginagawang kilawin. So talaga
malakas dito yan sa norte. Pampainit yun, no? Pampainit ng katawan, no? Pero siguro sir, if I may interrupt you, in the future siguro, particularly yung balat ng mga kalb, yung matatanda ng baka, at saka nung bak, you know, it could happen in the future. Yes. As source ng income ng mga goat farmers. Pero kung yung cross native purebred na kambing, I would prefer yung balat niya na pork ilawin. Diba? Siguro sa yung kanya po doon, hindi pa siguro masyadong na-orient or na-educate ang ating mga kasamang mga tagapag-alaga ng kambing. Na kasi usually nakikita ko po backyard din. Eh sino ba namang mag-aanodok na ipe-preserve niya pa yung ano, yung balat, di ba? Mas madali nang i-prepare na lutuin na lang kaysa ganun. Pero syempre, iba po kasi yung value. Pag napunta ka sa ibang bansa, iba yung value ng balat ng ano, ng kambing. Pero hindi kasi maski, yung madali. Yes. Ganun din ang kwan, yung balat ng, well, I've seen Australian immigrants dito sa Pilipinas, mga asawa nila Pilipina. Kwan, pangalan ni Les Cook, he's based in Angeles City, yung isang exclusive subdivision doon. Ang dami niyang mga, kwan, sheep, damara. Okay? Mga damarang sheep niya, at saka yung dorper na malalaki. Kwan eh, sa bahay niya makikita mo yung buong pati ulo na iniskin niya, naka-display. However, unless you can afford it, you know, ang nagtataning, mahusay na tanya, nagtataning dyan sa parting Marulas ba yun? May kawayan po, may kawayan Bulacan. Napagka dumaan ka sa NLEX, lalo na kung gabi, okay, tanghali, maamoy mo yung trabaho. But dito sa amin, sa provision po, hindi ko alam na kung merong nagtataning ng balat ng kambing or still a food item, still considered as a food item. Sige, maya-maya, marami pa tayong pag-uusapan. Puputulin ko muna, kailangan po nating mag-break. Mamaya po, marami pa po kayong pag-uusapan tungkol sa pagkakambing at kung paano ito mamamarket. At ang tanong, kikita ka ba sa pag-aalaga ng kambing? Yan po sa aming pagbabalik. Kita yan sa Mag-Agri na tayo. Nagbabalik po ang Mag-Agri na tayo. Ayun, pag-uusapan natin sa lahat ng marketing na sinabi ni Doc George sa mga marketing strategies. Yan, tanong natin, Doc, kumikita ba talaga ang kambingan dito sa Pilipinas? For me, kumikita po sila if it's properly managed, kung may wastong kaalaman, and of course, kung alam nila yung kung maganda yung kanilang marketing strategy at malapit po sila sa mga lucrative markets ng goat's milk. Goat's milk as well as goat's meat. Yung mga nagkakambing po ng Tarlac as well as Pampanga and some from Bataan and Zambales, I can confidently say na kumikita po sila. But even at the start po ng, pero mostly po, yung mga nasa backyard goat raising project, as well as, maski po, dun po sa semi-commercial, kumikita rin po sila because they are the ones supplying yung mga supermarkets, hotels, etc. Commercial goat raisers, medyo matagal po siguro ang ROI nito because of the infrastructures involved. Pero kung classified na backyard dairy goat project rin, kagaya ng mga nasa karamihan sa Batangas at Laguna, there's still opportunities for them to nakumita po. So sa akin po,
kumikita ang mga nagkakambingan. Maganda po na, ayan, may assurance po galing po sa ating eksperto na pag pinasok natin ang business po ng pagkakambing ay kikita ka. Sa dami ba naman ng byproduct na sinabi ni Doc George kanina, pwede mong ipangsabon, pwede mong igatas, o tapos ulam, o kaya pulutan, ayan, di ba? Yan. Walang tapon sa kambing eh. At least, ano, ito eh, mukhang may kita, no? kaya siguro yung expansion ng kambing eh, magkakaroon ng expansion itong this year up to next year. Nakikita natin na ano na maraming papasok sa ano pagkakambing, no? And kasi ang kambing ano eh grass pwede na. Or ilabas mo lang yung kambing, kakain lang sa labas eh. Mostly mga nagpapakain is ano eh, groom. Tapos dinadala sa isang lugar, kakain, tapos dilipat naman sa ibang area, kakain. So at least eh, yung magpapastol ang kailangan mo. No? Ano Dok? Anong... If I may add po kay Carosendo, in the advent po ng nangyayaring ngayon ng ASF, I have talked with a lot of pig farm owners na malalaki, dalawa po yung sa Bulacan, who wants to shift. Tutuloy pa rin ho nila yung kanilang piggery, but they are strongly intent na to go into cattle and goat farming po, ruminant farming. Kagaya na kwento ko earlier on, meron po na po kami nakuhang about 100 hectares. Although bibilin pa lamang po doon ay mga 30 to 50 hectares. Yung iba, magda-down payment sila, but basically gagawin nilang perpetual lease. So isa po yun na nakikita ko na boon for goat racing. And then going back, dun, tulad po doon sa sinabi ko na dalawang pig farmer sa Bulacan, na isa pong nire-recommend ko sa kanila ay yung pong goat racing, because I've seen that system po sa Vietnam and Cambodia po. Okay, wherein they, halimba, isa pong mayaman na farmer na meron siyang, say, 300, 500, 800 na nangobaka. Kung po, paiwi. Yung paiwi system po. Because nag-export po sila. Okay. Dr. George or Casendo, dito pa sa atin, meron nagpapaiwi na, may kapitalista din, may farmer about kambing. Meron na ba niyan? At saka paano sharing? Paano sharing yan? Meron po. Meron po. I won't say much about itong paiwi system, but check po ninyo yung paiwi system. Type lang nyo Google. May mga lalabas po. But, okay. But at this stage po, medyo careful po sa in dealing with them. Yeah. I'm sure may mga na... May nagloloko. May naloko. Oh, particularly po yung mga retired OFWs. Yeah. Meron po akong isang tinulungan na tandang dalaga, OFW, na trabaho sa 25 years as domestic helper po sa Hong Kong. Tapos yung pera niya eh. Nawala. Naubos din, no? Nakuwento niyo na nga. Opo. Nung po ng araw natin. Kawawa siya, no? Kawawa siya. Dahil yung sa kalaman, kulang siya sa kalaman, at akala niya ganon-ganon lang, yung pinag-ipunan niya, nawala. Anyway, ito bang ating proyektong kambingan na yan?
eh bakit ganon? May nakita ko sa Bureau of Agricultural Statistics, parang pababa eh. O dahil dumadami ang tao, kung ilang milyon na tayo, nakulang ang kambing talaga? Kumpo eh, ito yung mga backyard racers na tumanda na, na noong kabataan nila, ay very active sila sa goat racing. However, yung mga napagtapos ng kolehiyo, yung kanilang mga anak, they don't want to go into farming now. Yun, ganun pala yun. Ayun na po. Kagaya po na pinuntahan namin sa Tarlac, sa Pusya, sa mga successful na goat racers. Noon pa pong dekada 80 po siya nagsimula. Actually, meron po sa kambingan along MacArthur Highway. Eh kaso mga anak niya, pinakuha niya ang engineer, pinakuha niya ng agriculture. Hindi na yun yung interest. Opo. Wala na pong nagpatuloy dun sa kanyang naging kwan. Imbis na maging legacy eh. Wala. Nawala na po. Nakigil na. So, ang dami pong ganyan. Even sa mga rice farmers. Mm-hmm. Diba? Totoo po yan. Nangyayari po yan. Pagka nakagraduate yung anak, binibenta yung lupa. Ayaw ko magsaka. Professional ako. Ganon. Pero kaya nga po natin ginawa tong show na to is para i-engage po ulit. Mm-hmm. Na, hindi po ito na perform ka, Doc Sosi, kasi Doc George, eh, madumi, kailangan ang iyong mga palad. Hindi. Kasi may doon, pero and hindi. Kailangan natin, no, ang food security. No? Yes po, yun talaga. And, diba kung wala yung mga farmers, wala na tayong kakain, lahat na lang in-import natin. Apo. Yes. Opo. Pero kung maano mo yung mga ano eh, yung mga magsasaka natin eh, maski how many years lugi sila, pero pursuing pa rin sila gusto magtanim. No? So, kaya yung ni Doc Sosi. Kaya ano, dapat positive thinking tayo, no? Yes, tama. Oo, yung mag-isip tayo ng ano, production. Itong kambing eh sa tingin natin eh maganda ito para sa atin na substitute muna dahil walang vaccine yung ASF, no. Opo. So, actually Amy, Sendong at ang ating resource person Dr. George, sabi nga mawala nang engineer, mawala na kahit na ano, hindi pwede mawala ang farmer. Yes. Number one, mga farmer ang bayani. At kung walang farmer, walang kakainin ng mamamayan natin dito sa Pilipinas. May gusto po akong i-add. Well, I move around. At may mga nakakasalamuha po ako, especially because I do consultancy work po. Kumbue, mga science, mga anak po ng mayayaman sa Makati. May mga negosyong malalaki. Magtataka na lang po kung may message. Nirefer po kayo na ginawang ganito. Magkukonsulta lamang po ako, sabi niya. Gusto po mag-engage sa farming. Hmm. Ano background mo, Kako? Kung po ako, eh, artist po ako. Ah. Ako, but teka, yung apelidong familiar eh. Wala na lang ako may mention na family. Ano po? Bakit gusto mo pumunta sa farming? Kung po eh, mas nakikita ko pong mas makakontribute po ako sa bansa. Kung maalig dito. Good. Kaya nga ho, yung mga alaw ko na lupa niya sa boundary ng Nueva Ecija at Tarlac, Pangasinan. Mm-hmm. He's into, kung po, hindi po rice eh. Naging case po siya sa native chicken, tapos mga root crops, saka yung vegetables, tapos nagpatayo ng rest house. Kung na po niya, sinimulan po niya yan about 6 years ago. Hmm. Nice. Making good money. Pero yung first 3 years po niya is a Waterloo. Laki ng nalugi niya, pero he keeps on persevering. So now he's a resident na po ng Nueva Ecija. Sana yung madagdagan yung ganun mga klaseng kabataan, ano po? Alam mo, Doc George, ngayon po, mga millennial natin, gusto talaga nila mag-engage sa ano, sa pagtatanim, sa pag-aalaga. Mm. Kasi ngayon, meron akong nakikita sa YouTube din, 24 years old, meron siyang sarili niyang manukan. Mm. Diba?
Kasi naaengganyo sila eh. Dati kasi pagka sinabi mo na farmer, kita mo putik-putik lang. Pero ngayon, ang forma na rin ng mga farmer natin, iba na rin eh. Nag-e-evolve tayo lahat eh. At lalo na nalahahaluan ng technology. Kasi ngayon, dami ng innovation pagdating sa farming. Sumusunod na tayo eh. Alam mo, Amy, pabalikta rin ko naman, ano? Maraming nagre-retire na naging successful at sabi nila, ay, magpa-farming, mag-weekend farming ako. Mm-hmm. Ang advice ko, no? Hindi basta weekend farming eh. Ang kaya farming, kailangan nakafocus ka dyan. Opo, tutok na lang. Actually, water-look ko din yan. Sabi ko, okay na ako bilang veterinaryo. Sabi ko, magwi-weekend farming ako. Hmm. Eh, sige lang, nag-alaga ako ng konting manok, konting baboy, pero hindi natututukan eh. Although, I would say right now, ang farming, either livestock or halaman, ay stress reliever, nakakatuwa. Oh. Pero dapat nakatuto ka din. Tama po. Totoo yan. Totoo yan. Kailangan yan. Kailangan eh on hand ka, no? At yes. Least para may knowledge talaga. Pero maganda yun eh, kasi talagang yung stress mawawala kung makikita mong yung talim eh tumutubo, gano'n. Oh. Tapos yung alaga mong chicks eh, yung chicken eh, lumalabas yung itlog and umipisa, yeah. No? maganda. And talagang maiinganyo ka na gusto mong pumasok. Kaya dapat talaga mag-agree na tayo. Tama ka. Doc George, maraming salamat po sa pagsama sa amin. Ayan, isang buong series. Sinumahan mo kami. Hindi mo kami binitawan. maraming okay po. Salamat po. Any parting words, Doc? Alam ko, i-invite mo kami. Meron kang event. May project kaya yata, Doc George, ano? Ano ba yung project mo ngayon? Kung po part po, I have created po isang chat group po ng mga cattle raisers. Cattle raisers from all over the Philippines po. The main purpose is to motivate, inspire, assist po yung mga cattle farmers po. Hindi lang po mga ranchero. In fact, may mga members po kami na taga Australia, taga UK, na nagbibigay ng mga updates po sa amin. And last year, with the assistance po ng PSAU College of Veterinary Medicine, we organized yung first ever na Philippine Smallhold Cattle Raisers Congress. Na sinuportahan po ng Department of Agriculture, yung si Asik Garzon, at saka po ng ATI, were able to make about close to 1,000 farmers po, cattle raisers, ranchers, smallhold cattle raisers from all over the Philippines po. Nang naging katuwang lamang po namin sa pag-organize ng mga estudyante po, veterinary students, may estudyante po. And kung po, nakita ko po yung epekto nito sa cattle rate, sa beef cattle industry po. And we want to duplicate that, but we want to do it involving all ruminant raisers po. Meron na po kaming mga initial legwork na ginawa. Okay. Yung pong si party list, yung magsasaka party list representative si Congressman Argel Kabatba, taga Nueva Ecija po ito. Nueva Ecija. Opo. Na i-assist po kami at saka yung pong isang IT company kasi po online po ito eh. Virtual online. Apo. So, pwede siguro po. Doc, pwede ba sumali dyan? Mag-join? Opo. In fact, patutulong okay. Po ako sa inyo. okay po. Patutulong po ako sa inyo. Apo. Dito sa mag-agree. We have also talked with prospective mga sponsors na po. Kasi siyempre okay. Po, although ito ay online, may attendant cost din po ito. So ito po, we're targeting this to
to implement sa June next year. And on my part po, I regularly do webinar presentations po about cattle, about goat sponsorship. Ang field ko po kasi talaga, specializing po is reproduction and fertility. So, sa ruminants po. So, I share that to students. Recently po, nag-conduct po ako ng webinar for graduating students ng De La Salle Araneta University. Ang naging organ, ang nag-sponsor po nito, yung pong College of Veterinary and Animal Science. Opo. Okay. Right? Doc, thank you po. Ayan. Kulang na naman ang oras natin, Emin. Yan, yan. Okay. Parang, alam mo, Emin, Rizendo, parang wala tayong resource speaker or person na parang laging bitin. Bakit ganun? Kasi naman, kaya po makikita mo talaga is ano, yung agri talaga malawak, no? Malawak. Kailangan natin na i-concentrate talaga itong agriculture sa ating bayan. Kaya nga, maganda itong ating show, pero kulang ang oras. Yun ang mga sabi ko. Doc George, marami pong salamat ulit. Doc Sosie, Doc George. Salamat. Doc Sosie, Carosendo, at si Ami. Thank you. Hope to see you in person in the future. Ako, kami din po. Oo, ganun din po kami. At makakain ng kambing. Yeah. Yan. Ayan po. Alam niyo po, natutunan ko dito sa episode natin, sa isang buong series natin, kailangan po nating pag-aralan ano man yung pinapasok nating negosyo. Kailangan po meron tayong knowledge, mag-consulta tayo sa mga technicians. Ganun din po, kailangan po natin ng tiyaga, ng sipag para po magtagumpay tayo dito. Isa pong mahabang series itong ating pinag-aralan sa pagkakambing. Isipin mo, akala mo kambing lang yan, pero yung kambing po na yan, marami po tayong gamit yan, marami po tayong pwedeng gawin at marami po tayong pwedeng kitain. Ito po ang mag-agree na tayo. Ako po si Amy at susunod po ulit, magkita-kita tayo dito sa mag-agree na tayo. Thank you. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo.